Si Jennifer po ang anak ni Ate Marlene na pinakasama nga ni RJ. At ayon nga kay Jennifer, paminsan-minsan, sinasapunutan, sinusuntok. Yun na ba ang pinakamalalang ginawa sa'yo ni RJ? Bakit kanya nasuntok noon? Po, minsan, nagsiselos po siya. Kanino nagsiselos? Yan po ka, siyempre po, ano, pag, ano, pag nagtitinda po ako sa labas, tapos pag meron pong kausap, ganun po. So, nagagawa pa niyang magselos? Opo. RJ, hindi ka ba nahihiya sa papa mo? Nahihiya po. Oh, yan ang bait-bait ng papa mo. Kanina, yan ang sinabi ko sa kanya. Anong sagot sa akin ng papa mo? Baka daw sa kapitbahay ka nagmana. Kasi hindi ka naman daw niya sinaktan kahit minsan. Lumaki naman daw kayo ng maayos, hindi po ba, Mang Eduardo? Hindi ko sila pinabayaan. Sila lang ang ayaw makinig. Oo. Pinapag-aral ko sila, ayaw nila. Oo. Kako, kahit gumapang ako, gagawin ko makapag-aral lang kayo. Bibihira, RJ, ang mga magulang na nagpapakahirap para makapag-aral ang kanilang mga anak. Pagkatapos, kayo pa ang hihindi na mag-aral? Minsan rin po, naisip ko rin po talaga yung mga pagkakamali ko. Ang daming opportunity binigay sa akin. Binaliwala ako. Pero para sa akin po, hindi pa naman po huli. Lahat po talaga pinapangako ko. Lahat po gagawin ko simula po ngayon. Para sa pamilya ko, para sa anak ko. Sana talaga. Kung ito po nagpapapa mo. Yun, narinig mo. Dahil lahat. Kung susunod ka kay papa mo, yun ang sabi ng papa mo. Tatlong beses ko ito in-enroll ng first year. Parehas natin. Oo. Siya ang nagluno ko talaga. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, kung gusto mo mag-aral, sige, mag-aral ka. Nahiya na daw siya dahil palaki na siya. Walang problema, ko, hindi nakakahiya yun. Walang kinalaman ang edad kung gusto mo mag-aral. Wala kang dapat ikahiya, RJ, kung may kung kakayanan pa at kung gusto mo, kung may kakayanan pa ang papa mo na paaralin ka, mag-aral ka. Pati si Jennifer, Chang. Pati si Jennifer. Kasi kung talagang mahal ninyo ang sarili ninyo, pwede niyong gawin yun. Elementary, grade 5 at saka grade 6. Tatay, ang anak mo, marunong. Ang problema, wala tayong record. E yung pala, pag nagtitest, hindi ito nagsusulat, nagtuturo lang. Ayaw daw niya magsulat. Baka may problema siya, Dr. Camille. Chang, baka meron siyang learning disability na siguro later part na lang ng kanyang pag-aaral na na-discover. Kaya siguro nagiging ganon yung problema niya na hindi niya ma-channel ng tama yung gusto niyang sabihin. So, chances are, kung kahit na nababasa niya yun, pero actually iba ang pag-decode ng message doon eh. Kaya yun yung nakikita kong hirap. Kaya sinabi ng tatay niya na nagtinuturo lang. Meron siyang kaalaman pero hindi ma-decode ng tama. At ito ay magiging, kung ito'y problema, pwede pa rin siyang maiayos eh. Doktora, doon naman po sa ginagawang pagtitiis na ito ni Jennifer, masasabi po ba natin na parang biktima na siya ng pang-aabuso sa ginagawa po ni RJ sa kanya? Alam mo, Chang, meron kasing yung mga tinatawag na nating battered women syndrome na nagtitiis. Kahit na sabihin nyo nahihirapan, sila pa yung gagawa ng paraan para ipagtanggol yung mga taong nananakit sa kanila. At kahit sabihin mong may kakayahan siya at higit ang kanyang kakahiyan kaysa sa kanyang kinakasama, magtitiis at magtitiis yan. Yun ang nang magiging problema mo, Jennifer. Dahil kasi pagdating ng panahon, sa sobrang liit mo, ng tingin mo sa sarili mo, papaubaya mo na sinasaktan ka ng paulit-ulit at hinahayaan mo na lang yun. Mga kapatid, bibigyan na po natin ang pagkakataon ng ating mga panauhin upang mapag-usapan nila ang kanilang mga problema, kasama pa rin siyempre ang ating pong mahal na trio tagabayo. Wala alam ang tatay mo at nanay mo tungkol din sa ginagawa mo nung 13 years old ka. Wala po. Ano kaya kung maghiwalay muna kayo at mag-aaral muna kayo pareho? Ha? Tapos, nung sinaktan ka, anong alam ginawa po, mo? Wala po. Alam ko po yung pagkakamali ko. Kasi kaya naman po ako ginalo ng magulang ko. Hindi para manakit siya. Para pagstabihan ako, para ilayo ko. So, alam mo nga yung nangyayari. Ba't ka nagkakaganyan?
Sa ating po mga bisita, sana po yung binigay na counseling sa inyo ng ating trio tagapayo po ay nakatulong para bigyang kayo ng kahit na konting kaliwanagan po sa problemang pinagdadaanan ninyo. Bago lang tayo magtapos, may mga mensahe pa rin po sila sa inyo, Attorney Acosta. Bata pa kayo, meron pa kayong magandang hinaharap sapagkat may mga pagkakataon na ibinibigay ang magulang mo at ikaw din, RJ, ang tatay mo. So pwede ba, pansamantala, tutukan niyo muna ang inyong pag-aaral kahit na may anak na kayo, ano, pareho. Maging inspirasyon niyo yung anak niyo at iangkop niyo ang inyong sarili na meron pala kayong dapat pang i-focus ngayon. At yan ay ang inyong sarili. At yan ay para rin sa inyong kinabukasan. Yun lamang. Ang nagiging problema rito, na yung mga gusto niyang gawin, natchannel siya sa maling paraan. So, kung minsan, anong gagawin niya? Nagiging pasaway. Na ang tingin ng iba, akala mo may kakulitan lang. Pero hindi natin alam na meron na palang problemang nararanasin ang ating mga anak. Ngayon, kung meron po kayo nadidinig na tinatawag nating ADHD, hindi natin alam, lalo na sa mga kaedada nila, RJ, sabihin natin, ay, ano lang yan, pasaway lang yan. Pero actually po, iyon ay maaaring nangyayari sa kanya noon pa man. Kasi nandun yung maganda yung kanyang yung intellectual functioning. So, anong nangyayari? Bakit sinasabi ng kabila na siya ay batugan? Unang-una, what brought about yung pagsasabi ng batugan is the fact na nagiging passive ang behavior niya dahil ang asawa ay, ang kinakasama ay passive. Kailangan, yung may drive, may motivation. Wala kaming nakikitang ganun Napaka-passive niyo. So, siguro una-una, RJ, ganito. Kung sa tingin mo, after ng ato na gusto mo magbago pero hindi mo pa rin kaya, pwede ka naman pumunta sa amin, tutulungan kita. Para i-monitor ko kung paano yung mga activities mo na maiaayos siya. Maiaayos mo pa yan. Una-una, meron kang insight. Pag sinabing may insight, alam mo na may problema ka, kaya lang hindi mo alam kung paano tugunan yung problema yun. So, maiaayos pa rin natin. Sinasabi nga natin, dapat may fighting spirit tayo. Ha? Pero may spirit siya. Walang fighting. Hindi lumalaban ang spirito mo. Di ba narinig natin palagi sa kasulatan, God helps those who help themselves. Sinutulungan ng Panginoon ang yung mayroong kakayahang tumulong sa kanyang sarili. Parang wala kang motivasyon, Jennifer. So nag-compliment kayo dahil parang wala ka lang. At ito, mayroong mga plano pero hindi niya sasagawa. Kaya nagkaroon ganito ang buhay niyo. Kaya dapat, lumaban ka. Huwag ka na lang maging punching bag. Huwag ka na lang maging shock absorber, Jennifer. Dapat you compliment. I-compliment ang kanyang parang mahina sa implementasyon sa kanyang buhay. Diyan, magkakaroon kayo na magandang pagsasama. Yun lang po. Marami pong salamat sa ating pong mahal na trio tagapayo. Jennifer, hindi mo na ako sinagot kanina nung tinanong kita kung ano ang pag-ibig para sa iyo. What is love? Anong kadalasang sinasagot mo noon sa slam book ng mga kaklase mo? Di ba, pag may uso pa ba yun ngayon? Meron pa naman ganun, di ba? Slam book? Anong nilalagay mo? Love is sacrifice. Love is sacrifice. Pero din sinasabi na when you're in love, it should bring out the best in you. So sa pagkakataon na ito, hindi ba dapat sa pagmamahala ninyong dalawa ni RJ sa isa't isa, dapat lumalabas yung mga magagandang mga pangarap ninyo? Di ba? Nakakalungkot talaga, Jennifer, sa totoo lang. Napakaraming bata ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral pero gustong gusto nilang mag-aral pero walang nagpapaaral sa kanila. Pero eto ikaw, merong magandang oportunidad, merong gustong magpaaral sa'yo. Bakit hindi ninyo tapusin ang pag-aaral ninyo para sa inyong mga anak? Papaalalahanan lang po natin si RJ kung sakaling may mga pagkakataon po na makalimot siya. At huwag nga po kayong mag-alala.
sinabi naman po ni Dr. Camille na tutulungan po si RJ at titignan kung ano po ang pwedeng magawa na kahit papano po ay matulungan natin siya na malagpasan ito pong pagsubok na kanyang pinagdadaanan. At hangad po namin pa rin na magtulungan ang buong pamilya po ninyo na maayos ang kinabukasan, hindi lamang ni Jennifer at ni RJ, kundi pati na rin po ng kanilang mga anak. Marami pong salamat sa inyo. Amina na po tayo, mga kapatid. Ang pagiging batang magulang po ay isang malaking responsibilidad na hindi po pwedeng talikuran at takbuhan. Kaya paalala po namin sa inyo, mga kabataan, na huwag po tayong susuong sa isang desisyon na hindi po ninyo kayang panindigan. Dapat, bago po tayo pumasok sa pag-aasawa, abay siguraduhin ninyo na kayo ay handa na sa lahat ng aspeto. Meron ng iba matanda nang nag-asawa, abay hindi pa rin handa. Hindi rin po kami magsasawang sabihin sa inyo na pakinggan po ninyo ang inyong mga magulang. Wala po talagang magulang na naghangad na ang kanilang anak ay mapasama. Mag-aral po kayo ng mabuti at samantalahin ang mga magagandang pagkakataon at oportunidad na nabibigay po sa inyo na magkaroon po kayo ng isang magandang kinabukasan. At para naman sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, nasa huli ang pagsisisi pero hindi pa huli ang pagbabago. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Thank you din sa ating co-host na si Hans Mortel. Sa dance squad, si B1 at B2. Sa ating mahal na trio, Tagapayo. At siyempre pa ang ating mga certified sausawero at sausawera. At sa mga bisita po nating nagpaunlak ngayong umaga, maraming salamat po sa inyo. At sana, kahit paano po, sa maliit naming paraan dito sa Face to Face, ay nakatulong po kami upang magkaroon kayo ng isang bagong yugto sa inyong buhay. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang ani na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan, face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, si Mrs. kay Mister, galit na galit dahil kapatid pa niya ang naging kabit. Nahuli mong ano? Nakahiga po sila, nakaubad nga po ang kapatid ko, tapos nakabrit yung asawa ko. So talagang nag-something-something? Opo, siya po nagbigay ng motibo eh. Malaki lang naman po ako eh. Oo, talaga! Ngayon, ang kanilang pamilya nagkagulo-gulo na. Hanggang ngayon po, kayo pa rin ang magkasama ni Ate Gloria. Ay, hindi na po. Nagbuntis na siya eh. Buntis po. Sino ang ama niyan? Diretso ang tanong. Si Efren Sumon. Di ba ninyo naisip na balang araw magtatanong ang mga anak ninyo, paano nangyari, ma, na kapatid ko ang pinsang ko? Face to Face, ngayong Miyerkules, 4:30 p.m. bago ang T3, dito lang sa TV5.